Ang maternity kasi, you can deny that you are the mother of your son or daughter pag nandyan yan sa sinapupunan mo. Galing yan sa sinapupunan mo. Uh-huh. But ang father kasi, is a matter of faith to your wife or to your girlfriend. Mm-hmm. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung pagiging tatay, pagiging nanay. Kasi, anong pagkakaiba sa tatay at nanay, MJ, at Tony Meigs? Ang pagkakaiba, based on law, kasi this is based on actually in the old civil laws, ang motherhood is a matter of fact. Yes. Ibig sabihin, kung ang bata nasa tiyan mo, you cannot deny that yung bata sa tiyan mo, ikaw yung nanay. Sana. Kasi hindi mo pwede sabihin, hindi ko ito anak, pero nasa tiyan mo. If you're a mother, hindi mo pwede i-deny na yung bata nasa tiyan mo, nasa sinapupunan mo, ikaw yung nanay. But ikaw, if you are the father or you are the husband of your wife, pwedeng ikaw yung tatay, pwedeng hindi ikaw ang tatay. It means fatherhood is a matter of faith to your wife. But that is the old law. Because under the new law, may tinatawag na tayo mga pag-test test, mga biological test, mm-hmm. mga ano DNA test, yes. that you cannot anymore question that you are the father sa bata na dinadala ng girlfriend mo, dinadala ng asawa mo. Right. So normally, pag magulang pinag-usapan, we are talking here of paternity and filiation. Mm-hmm. Bakit walang maternity sa batas? Yan sana yung tanong ko eh. Bakit may paternity? Paternity kasi, this is the civil status of a father yes. in relation sa kanyang anak. Mm-hmm. Paternity. Mm-hmm. Filiation, iba naman yon. The civil status of a child in relation sa kanyang magulang. Ba't walang maternity? Bakit wala? Sabi ko nga, ang maternity kasi, you can deny that you are the mother of your son or daughter pag nandyan yan sa sinapupunan mo. Galing yan sa sinapupunan mo. Uh-huh. But ang father kasi is a matter of faith to your wife or to your girlfriend. And minsan, ikaw yung tatay, minsan hindi ikaw yung tatay. So, anong epekto pag ikaw yung asawa ng, you are the husband of your wife, but iba ang tatay ng dinadala niya. Nako po. Ano ang epekto nun sa batas? Nako po. Anong epekto nyo sa kasal ninyo? Anong epekto nyo sa relasyon ninyo? Yun ang pag-uusapan natin. Nga naman, jug naging ana ba? It happens. No, alam mo na yung mga Pilipino. Na, mga Pilipino mahilig sa pag-ibig kasi nasobrahan. Hindi lang naman Pilipino, lahat naman. Lahat. But iba-iba umibig ang Pilipino. Iba lang yung consequences ng pag-ibig. Really, na compare ko na eh, na umibig din ako sa mga foreigner. Na-compare mo? Ilan na na-compare mo? Iba ang examen tayo. iba ang pag-ibig ng isang Pinay. Oo. Pero eto nga, sa simpleng salita, walang sa aspeto ng maternity. Kasi nga, kunyari, like ako, kunwari lang po, hindi po ako buntis. Huwag niyo po ako itutrol. Kunwari, kung ako mabuntis, syempre, alam kong buntis ako. Diba? Tama. Alam kong merong, may nangyari kung bakit ako nabuntis. Yung maka-question lang sa pagdating sa mga babae is, minsan, for some reason or not, sino ang tatay? Pero yung babae, ang hindi pwede mag-question kung sino ang tatay. Sa batas, legally, ha? Yes. Pwede na lang sabihin, ay naku, hindi ko alam kung sino yung tatay. Pag tinatanong, sino ang nakabuntis sa'yo? Eh, kung hindi mo naalala ang mga instances. Because it happens, ha? Like, especially sa rape cases, which is very prevalent nowadays, na ganon, marami. Hindi niya malalaman kung sino yung tatay. Dito papasok ang mga tests na sinasabi ni Kuya Mark, or yung pagtinuro, ito yung tatay, yung lalaki, ang pwede lang mag-question. Tama. Na hindi sa akin yan. At yun yung pag-uusapan natin. Medyo malalim to. Yes, yes, yes. And maraming nangyayaring ganito. So, kung may questions nga kayo, sabi ni... MJ, let's go. Let's roll.